Marami pa sa mahigit 5,000 nasawi dahil sa bagyong Yolanda ang di pa rin nakikilala. Kaya naman tumulong na rin sa Department of Health ang ilang private experts. Kabilang na ang Batikang Forensic Pathologist na si Dr. Raquel Fortuna. Pero matapos ang ilang araw na pag-i-examine sa mga labi sa Tacloban City, bumalik na sa Maynila si Fortuna at iba pa niyang kasama matapos umanong bastusin ng medical legal ng NBI. Sinabihan daw si Fortuna na hindi raw tama ang kanilang pamamaraan at dapat daw batay ang procedure sa pamantayan ng Interpol. Pero paliwanag ni Justice Secretary Leila De Lima, posibleng hindi lang daw nagkaunawaan si Fortuna at kanyang mga tauhan. Ang issue sa disaster victim identification, tatalakayin natin ngayon! Para sa ating talaga, kasama natin sa studio, forensic pathologist si Dr. Raquel Fortuna. Doc, welcome muli, ha? Okay, galing ang Tacloban po na obserbahan ko na marami pa rin ang di nakukuha. Tapos yung iba sa retrieval operation, tumutulong na nga po yung MMDA, nakita ko ron. Ilalagay sa truck. Tapos darating yung ibang taga PNP crime lab yata, no? O ganyan. Kailan po kayo umalis? Nakailang bang kayo na nasuri kayo? At mahalaga ho ba yung ginagawa niyong trabaho sa mga labi doon, yung biktima? Well, hirap na hirap akong makapasok actually. Offer na ako ng offer ng tulong. Finally, nakapasok ako with some other people through DOH. Okay. And this was Monday. Opo. Umabot kami ng pagtatrabaho ng Friday. So, nakalimang araw. Mm-hmm. Saan kayo pumunta? Mass grave agad o yung mga bagong nakuha? Actually, yun ang hirap namin eh. First day pa lang, hindi namin alam saan kami pupunta. Sinong kakausapin? Kung saan kami nagpunta? Hanggang sa dinala kami dito sa public cemetery, ang tawag nila Basper. At apparently, doon, yun ang dalahan ng mga nare-retrieve na bangkay. So, nag-umpisa kami magtrabaho doon. Okay, para malinawan ng manonood, kailangan mo ba talagang suriin din po itong mga biktima ng Yolanda, yung mga namatay? Ano bang halaga nun para yung pagkakilanlan nila? Ang pinaka-importanting issue kasi pagka mass disaster, identification. Okay. Sa dami ng patay, kailangan may sistema ka. Paano mo sila makikilala? Mm-hmm. And, well, dapat may sistema. Mm-hmm. Hindi yung usually ginagawa natin eh, maghihintay ka ng kamag-anak. Opo. Para tingnan yung bangkay, tapos sila ang pakumpirma. Magsasabi. Ito yung mga claimants. Hindi pwede yan kasi ang gulo-gulo nung lugar, asaan ang mga kamag-anak, for all you know, lumika sila, or baka namatay din. Or hanap ng hanap doon sa lugar, inado na pala yung bangkay sa ibang lugar. Oo, dahil tapos, inanod na. Hindi talaga yan reliable. Okay. Kasi yung pag tiningnan mo yung mukha, ibang-iba na yan. Kasi emotional lunod, ka ano? Pa. Malamang magkakamali yan. So, hindi yan dependent on just what we call viewing or visual recognition. Sabi niyo sa akin sa unang panayam ko sa inyo, mahalaga na huwag alisin ang damit. Yes. Itabi ang damit. Kunyari, kailangan hubaran, itabi lang yung damit sa body bags. Tama ho ba? Para bahagi siya ng identity rin. Well, kasama yun eh. In fact, yung mga na-examine namin. Ilan nung ba? Lima? Lima yung nasuri niyo? Hindi. Limang araw. Limang araw kayo nandun? Umabot kami, by the time tumigil kami ng Biyernes, umabot kami ng mga 346. Uh-huh. Out of, at that time, 1,200 mahirap, plus. Mahirap ba, Doc, yung trabaho nyo? Na... Ang hirap-hirap, lalo na sa umpisa, kasi wala kaming gamit. Okay. Tatlo lang kami, tapos may assistant na manong. Wala kaming tent, so nasa ilalim kami ng araw. Mm-hmm. Pag umulan, takbo lang kami hanap ng silong. Mm-hmm. Pero inumpisahan namin. By Thursday, nakalipat na kami sa isang lugar na inayos namin with Mayor Romualdez. Okay. Mas maganda na. May sistema, so, sabihin, may gamit. Nag-volunteer kayo dun pero may access kayo through Department of Health. Tama ho ba? Pumasok kami. May authority rin kayo. Pumasok kami through Department of Health. In fact, DOH came up with its own forensic team. Tama ang po. Tawag nila, Oplan Tamang Libeng. Okay. So, nauna kami na hindi taga DOH. Mm-hmm. Monday, Tuesday, Wednesday sila dumating. Thursday, nakaset up kami. Mm-hmm. Friday, working, and then so, balik Manila. Ang malinaw, dapat nakakatulong kayo at hindi kayo sa tingin ng iba ay problema doon at nakakagulo. Ba't nyo tinigil ang pagtulong na to, Doc?
On the fifth day, pinuntahan kami ng taga-NBI at sinabing mali nga daw yung ginagawa namin. Sila daw ang in charge. Nung umpisa, trabaho lang kami. Kasi nandun kami under Department of Health. Health, apo. And then shortly after, ito na yung word from DOH saying practically disbanded na yung team namin kasi kasi ang text na nakuha ko ay... Through text pa? Yeah. Mm. I received a message from ASEC Tayag saying that hindi na daw tutulong ang DOH sa NBI sa pag-handle ng patay kasi daw yung team ay ipadadala na lang sa surveillance work pang leptospirosis at saka tetanus. Okay. May pagkakaiba ba? Sabi kasi ng NBI, dapat batay daw po sa Interpol yung pagsusuri po ng mga labi. Ano ba yung batayan nyo, Dr. Fortune? Itong ganitong kalamidad, maraming patay eh. Ang problema mo dyan, number. Kung number din ang manunuri, di ba? Resources mo. Okay. At yun, pero ang dami-dami mong patay eh. Fine, kung kaya mo, gawan mo sila bawat isang bangkay ng DVI or Disaster Victim Identification Protocol ayon sa Interpol. Walang problema yun. Kunin mo lahat. I-document mo lahat. Eh kaso mo, libo-libo ang pinag-uusapan natin dito. At sa nakita niyo ba, may sistema ho ba? Ang alin? Yung nakita niyo doon, may sistema sa mga namatay? Nung dumating kami, wala. Wala talaga. Kasi nakakita kami sa sementeryo ng isang malaking hukay na hinulog na doon yung mga katawan. And wala kaming sistema na nakita kasi halo-halo. Okay. I don't think there's a record of where each particular body was buried. I don't think there was a sequential numbering. Tama ho ba na hindi naging maganda yung pagpapatigil sa inyo o pag... Kaya umalis kayo doon, parang may kabastusan yung NBI na nakausap niyo doon sa Tacloban. Ang feeling talaga namin, teka muna, ano nangyari? Kasi nagtatrabaho ka, nag-umpisa ka sa wala, nung may sistema ka na, biglang kukunin sa'yo yung gamit mo, yung lugar. And ang alam mo, ang feeling ko noon, tinatanong ko yung sarili ko, was I just fired? Masama ang loob ng mga kasama ko. And take note, it's not just me. Marami kami doon. Marami kaming hindi taga DOH na tumutulong. At meron ding team from DOH. Sana ito'y parang yung di rin pagkakaunawaan sa Villamor, no? Airbase kung saan tinapon-tapon din yung mga biktima ng Yolanda. Alam niyo po, sinubuan po namin na kahit pa paano imbitahan din na sino mang kinatawa ng NBI para... Ito, para mas malinawan ito at magtulungan po sila ni Dr. Fortune, pero hindi po nila kami napagbigyan. Sa text message po ni NBI Officer in Charge Medardo de Lemos, sinabi niyang isang simpleng di pagkakaintindihan lang daw ang nangyari. Isang tauhan daw nila ang nagpapaliwanag kay Dr. Fortune ang NBI ang naatasang gawin ang aktual na Disaster Victim Identification. At maraming beses na itong naisagawa ng kanilang ahensya. Baka raw na misinterpret lang ito ni Dr. Raquel Fortune na yan. Ayon naman kay Secretary Lyle de Lima, welcome daw ang lahat at tulong na magmumula sa iba't ibang sektor. Pero ang NBI daw ang designated lead agency pagdating sa disaster victim identification. Kailangan daw iset up ang tamang proseso at protocol para maging maayos ang pagtutulungan. Ayan. Maraming salamat kay Dr. Raquel Fortune at yan po ang naging talakayan. Sana, babalik ka pa ba nun o... Paano ko mabalik? Kailangan ng tulong mo ron at eksperto mo ron. Okay, maraming salamat ulit. Magbabalik po ang unang hirit. Kukumbisihin ko po.